usapang health and beauty naman tayo. Sino ba sa atin ang natatakot na tumanda at gustong manatiling fresh at youthful habang nabubuhay? Ngayong umaga, pag-uusapan natin tungkol sa anti-aging kasama ang napakagandang derma doctor natin for this morning na si Dr. Drola Sanchez, Fellow Philippine Academy of Aesthetics and Age Management Medicine. Magandang umaga, Doc! Ang ganda-ganda ni Doc! Yes, it's good to be back din sa bagong Pilipinas. So, Doc, let's talk about anti-aging. I think this is the favorite topic of all women, including myself. Yes. So, what is it? How does one achieve an anti... for doctors, what do you usually do para ma-preserve ang youth ng mga tao? The first thing that we need to preserve the youth talaga is hydration of water talaga. And the food that you eat. Okay. Kaya lang nowadays, hindi na talaga tayo kumakain ng talagang balanced or healthy meal. Mm-hmm. So, we give supplements din sa mga patients namin. Mm-hmm. And from the inside, dapat glowing ka na. So, mm-hmm. the supplements. And then another one is the kung paano yung tamang paghilamos, using a toner, a moisturizer, and the number one is the sunblock na yun. So, wala bang parang anti-aging product na ito na yun, ito lang, isang anti-aging product gagamitin mo, tapos magandang-maganda ka na, forever youthful ka na? wala talaga. Kung meron ganun, isang pill na lang sana inumin natin, diba? Bili na natin lahat yan. Kasi kailangan sabay-sabay. The stressors from the inside and the stressors from the outside. So, kailangan yung iniinom mo, nagko-coincide dun sa mga nilalagay mo or pinapahid mo dun sa balat mo. So, Doc, ngayon, ano usually ang mga ginagamit na anti-aging products? Okay, the number one anti-aging product right now talaga is the glutathione. Mm-hmm. Syempre, it is the master antioxidant, the vitamin C. So, alam natin na for immune system yun. And currently, is the vitamin D3, the cholecalciferol, from the vitamin from the sun. Mm-mm. Kasi tayo mga Pilipino, ayaw talaga natin magpapaaraw. Usually, mm-mm. nagpapayong pa yan. So, mm-mm. we don't get enough na vitamin from the sun. Mm-mm. And it's good thing na meron na tayong vitamin D3 out in the market. Ito mm-mm. talaga, needed for people, lalo yung mga bata, para ma-preventin yung mga pimples nila. Mm. So, magandang anti-aging din siya. So, you mean to say, Doc, kahit bata, pwede to take that? Yes. Pwede naman. Yes, even breastfeeding mothers and yung pregnant women, they can take vitamin D3. Okay. So, Doc, marami na ba talaga sa mga Pilipino na nagtitake ng mga anti-aging product or gumagamit ng anti-aging product? Magugulat ka, parang almost 99% na lahat gusto. Bumata talaga yung itsura nila. So, marami talagang mga products na lumalabas nowadays. Kaya lang, some of the products are not FDA approved. Yun yung nagiging problem natin. Mm-hmm. So, halimbawa, gumamit siya ng pang-peel ng face niya, wala namang proper precaution, humarap sa araw. Pag tingin mo, namula, nangitim na. Yung parang nakikita nyo nowadays na marami mga dark spots doon mm-hmm. sa face. Mm-hmm. So, dapat tama talaga yung ginagamit. Even men, ha, nowadays, mm-hmm. ha, mas vain pa nga yung mga lalaki ngayon kesa sa babae. They also use the sunblock, meron mm-hmm. din silang sariling powder, and meron din nga silang mga lip tint na ginagamit ngayon, na anti-aging din for the lips. Wow! Siguro yeah. ito yung emergence ng K-pop, Doc. No? Yes, because of K-pop nga. Uh-huh. Yun, malaki talaga yung ano niya sa Filipinos. So, Doc, yung mga sinasabi nila, mga ini-inject, paano ba to? Safe ba to? Actually, wala talaga tayong glutathione that is approved. Isa pa lang, konti pa lang, like may mga brands tayo na pwede siya for injection. Ginagamit talaga to from the start para sa liver detoxification. And since nakakaputi siya, we use it. But make sure talaga na may doctor doon pag in-inject. Hindi mm-mm. pwedeng nurse lang. Mm-mm. And make sure the clinic has proper papers for that. Kasi maaring medyo masama. Yes, maraming namamatay. And some of the patients that came to our clinic, nasabihin nila nahirapan silang huminga. Ah, may ganun. Yeah, kasi yun pala, yung nakalagay doon sa swero nila, merong mga may konting parang amount of air. Wow. So, dapat talagang marunong and dapat may papers talaga yung clinic mo. So, Doc, paano kung budgeted? Pag budgeted, I suggest talaga na don't do that na lang. It's not safe kung walang doctor. Dapat safety first. Hindi, pero kung let's say budgeted, pero gusto nila mukhang youthful pa rin. Yeah. Anong magandang gawin? Pinakamaganda talaga yung budgeted. Marami talaga ngayon tayo ng mga toners, anti-aging ng mga soap. Mm-mm. Yung pinaka-number one talaga is the use of sunblock. Marami ng sunblock dyan ngayon sa market natin. Mm-hmm. We have SPF 15, SPF 50, SPF 100. Yun, pwede yun. Meron akong kaibigan, Doc, no? Ang sinasabi nila, ang skin regimen nila ay mga 15 steps. Advisable po ba to? Dahil parang, bago ka matulog, lahat na nilagay nyo sa mukha mo. Tama ba yun, Doc? Yeah. Tama yan, pero pag kasing busy natin, I think hindi ko na masyadong ginagawa yan. Basta before you sleep, kailangan natanggal mo na yung mga dirt sa face mo, like your makeup, using a micellar water. Mm. And then, wash your face,
use sa mga moisturize. Yun lang. Mm-hmm. Wake up in the morning na fresh ka. Okay, meron din tayo sa market ngayon, Doc, na medyo yung presyo, eh, grabe talaga. Para ka nang bumili ng bahay, hindi oh. naman. Pero, ganun. Does it mean ba, kapag mahal, mas effective than mas mura? Yan yung misconception natin. Pag mas mahal, meron, I have this cream talaga na 35,000 yung isang bottle na ganyan lang kukunti. Yun nga, oo. But when you see the contents then from other products, it's still the same. Oh. So, kailangan lang talaga merong proper certifications yung mga binibili mo. Mm-mm. And dapat, before you use anything, you do your research, ask your doctor about it, kung babagay sa'yo. Kasi hindi porket bagay sa'yo, bagay sa akin. Magkakaiba kasi tayo ng skin kasi, type. Kasi, di ba, Doc, parang minsan, depende sa time ng panahon, minsan naging oily ang skin natin. Yes. So, dapat nag-iiba rin yung regimen, tama ba? Nag-iiba rin. For oily skin, iba yung toner na ginagamit. Mm-hmm. For dry skin and combination skin, iba rin yung ginagamit. So, dapat ma-analyze muna yung skin mo. So, Doc, baka pwedeng, kasi ang ganda-ganda niya. Nabibighani ako sa kagandahan niyo, Doc. Baka pwedeng bigyan niyo kami ng tips para sa ating televiewers. Ano ba dapat nilang gawin everyday para magmukhang kasing bata niyo? First and foremost, ang kailangan talaga natin gawin is you have to take 8 to 10 glasses of water a day. Eat healthy, that get the right sleep like 6 to 8 hours a day. And take your supplements, exercise, and use a good sunblock. Wow, natutuwa ko dyan, Doc. Baka you'd like to invite our televiewers to check your derma out? For those who want to have their skin checked, I'm available at Skin Clinic Alabang Town Center and GC Beauty and Wellness International in Lipa City. Pupunta ako dyan, Doc. Yes. Thank you very much, Dr. Jirola Sanchez, for coming to the studio today. And welcome. I believe this is not going to be your last. Yes. thank you very much. Thank you so much.